Po ang lahat. Pinirino ang Panginoon na kilain ang kanyang alam. Purin sa yawitan at papurian magpakailanman. Purin sa yawitan at papurian magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita ang mahal na Birheng Maria ng Rosario. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay mapakinabang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dalinin yung talikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan ba ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon nati, lagi natin gunitain. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautosan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba, na huwag na siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinirang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kaniyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinirang at siya'y nahabag. Lumapit siya. Binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kaniyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya,
at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kaniyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kaniya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kaniya ni Jesus, humayo ka't gawin din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa awa at malasakit. Ito po yung tema noong bumisita ang Santo Papa Francisco noong siya'y dumalaw sa ating bansa taong 2015 sa wikang Ingles, Mercy and Compassion. Narinig natin sa ating ebanghelyo na may isang eskriba, isang dalubhasa sa batas, ang nagtanong kay Jesus, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Binanggit ni Jesus ang tungkol sa batas at maliwanag na alam ito ng eskriba ang tungkol sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ang problema ay ito. Alam niya ang kahulugan ng kapwa, ngunit hindi niya ito naiintindihan sa praktikal na paraan. Kayang tukuyin ng dalubhasa ang kaniyang kapwa, ngunit hindi niya matukoy kung sino ang kaniyang kapwa. Minamahal niya ang Diyos, ngunit wala siyang awa at habag sa kaniyang kapwa. Kapag mahal natin ang Diyos nang hindi nahahabag sa ating kapwa, nagiging panatiko tayo ng batas. Ang ating ritual at paniniwala ay para lamang sa pagsunod sa mga alituntunin, ngunit hindi naaayon sa tunay na diwa ng pagmamahal. Ang isang magandang halimbawa ay ang pari, ang saserdote at ang Levitika sa ating ebanghelyo na tumangging tulungan ang binugbog at halos mamatay na biktima sa lansangan dahil sila ay nagmamadaling papunta sa templo. Kapag mahal natin ang Diyos nang hindi nagmamahal at nakikiramay sa ating kapwa-tao, hindi po natin naiintindihan kung bakit naging tao ang Diyos. Uulitin ko po, kung sinasabi po natin na mahal natin ang Diyos, subalit hindi naman tayo nahahabag, hindi naman tayo naaawa sa pagdurusa at paghihirap ng ating kapwa-tao, hindi po natin lubusang naiintindihan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos. Handa tayong gawin ang para, ang lahat para sa Diyos. Ngunit ayaw nating magpakita ng awa at habag sa ating kapwa.
hindi natin nauunawaan ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Ang pagmamahal na katuon dapat sa Diyos at sa ating kapwa. Kung minamahal natin ang Diyos, dapat marunong tayong mahabag at maawa sa pagdurusa ng ating kapwa-tao. Mga kapatid kay Kristo, hindi pwede nating sabihin na iniibig natin ang Diyos, subalit kinapupuutan naman natin ang ating kapamilya, ang ating kamag-anak, at ang ibang tao. As Mother Teresa says it perfectly, that the fruit of love is service, which is compassion in action. Ang pagiging mahabagin ay nangangahulugan ng pagkilala sa mga paghihirap ng ating kapwa at pagkilos na may kasamang awa upang tumulong at makasama sila. Ang pakikiramay ay nag-uudyok sa atin na makita ang katotohanan ng pag-ibig. Ang pagiging mahabagin ay ang lente dapat ng ating mga puso. Ito ang nagpapahintulot sa atin na tanggapin at maunawaan ang kahulugan ng pagdurusa at pagsasakripisyo sa buhay. Pagmasdan ninyo itong mabuti. Jesus is often moved by mercy and compassion because mercy is the language of God. Ang bawat paggalaw ni Jesus ay paggalaw ng awa at habag sapagkat ito ang lingguwahe ng ating Panginoon. Kaya't sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, habang ipinagdiriwang natin at ginugunita ang mahal na Birhen ng Rosaryo, si Maria na punong-puno ng awa at habag sa ating kapwa. At higit sa lahat, ang Diyos na siyang bukal ng awa at habag. Naway buksan nawa ni Jesus Nazareno ang ating puso at kalooban upang makilala ang tunay na nangangailangan sa ating paligid at tulungan sila sa paraan ng awa, habag, at pagmamalasakit. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong kapatid, manalangin po tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilaya ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa, ang kanilang mga sandating pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama,
pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan at patnubayan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ginigintong nilukob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming mapagmahal, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesu Kristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak
na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at sadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sibibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Dakilang pag-ibig, san man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Inipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa aring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig, san man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihin, ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig rin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dahil
bilang pag-ibig saan man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling nihandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagkasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kaniyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, pinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, pinulwalati ka na.